Iwas hassle kaya patok sa ilang commuters ang app-based transport services kung ikukumpara raw sa mga taxi na minsay nangungontrata, hindi nagsusukli at madaya ang metro. Pero simula August 21, sisimula ng hulihin ang mga ganitong uri ng sasakyan kung hindi ito accredited ng LTFRB. Balita natin ni Chino Gaston. Imbes na pumila o mag-abang sa taxi na hassle lalo kung maulan, ang ilan nag-u-Uber na lang. Hindi kailangan lumabas agad sa kalsada. Pagka-download ng mobile phone app na yan at matapos mag-register, pwede ka nang mag-request ng Uber car na makikita mo sa mapa. At pag dumating na, sasabihan ka agad ng Uber app para sumakay ka na sa sundo mong kotse na private car at madalas, bagong-bago pa. Kung minsan, mas mura pang maningil sa taxi. Kaya naman, ikinaiinis ng maraming suki ng Uber at iba pang app-based vehicles ang anunsyo ng LTFRB na sisimula na silang hulihin simula August 21, lalo't tanggap na kahit sa ibang bansa ang Uber. Pero hindi naman daw lahat paglilinaw ng LTFRB, kundi yun lang walang accreditation bilang transport networking company, kategorya kung saan sila pasok. All the vehicles which are enrolled in that company will now go to the LTFRB, and the LTFRB will now issue individual franchises. That's one way of showing their commitment to really provide service. Kailangan nila magpa-credit sa gobyerno. Dahil pribadong sasakyan pa rin, mahirap matukoy kung alin ang mga TNC vehicles. Pero sa mga nakarang operasyon, gumagamit din ng Uber ang LTFRB at kapag dumating na ang sasakyan, hinuhuli sila kung walang accreditation. Tiniyak naman ng Uber na nakikipag-ugnayan na ito sa DOTC at LTFRB at magkakaroon ng accreditation bago ang deadline. Chino Gaston, GMA News.